Thank you, Lord. Bago po kayo umupo, tayo po ay magtutungo na sa atin pong declaration. At tayo po ay patuloy na manampalataya because without faith, it is impossible to please God. Come on. Ready? I declare God's incredible blessings over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. I will witness the demonstration of His power. It will elevate me to a level higher than before. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I am more than a conqueror. I declare that God will open up supernatural doors for me. God will accelerate His plan for my life. He will do exceedingly, abundantly, above all that I ask or imagine. I am anointed, I am equipped, I am empowered. This is my time. 2021 is the year of my significant success. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, amen. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po kayo. And welcome once again to our Super Sunday. At ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, I believe ay napakahalaga para sa atin at napakahalaga para sa ating Diyos. Because we will be talking about worship. The true worship is costly. Napakahalaga sa ating Diyos ng tunay na pagsamba. That is why when Jesus, He was encountered by a Samaritan woman. Ang sabi ni Jesus Christ, a Samaritan woman, the Father is seeking true worshipers. Not just worshiper. Hindi lang yung basta-basta na pagsamba. Pero tunay na pagsamba. God is seeking worshipers. True worshipers. Sino po dito alam mo sa iyong puso na you are a true worshiper? Amen. Alam niyo po, ang araw ng Linggo, ito po ay set apart. Ito po ay nakatalaga upang sama-sama tayo corporately to really worship our God. Ang totoo naman talaga, araw-araw ay araw ng pagsamba. Amen. Every day, we are supposed to worship God. Hindi lamang po araw ng Linggo. But Sunday is a set-apart day wherein we can worship the Lord together. And praise the Lord, meron po tayong mga kapatiran na kasama po natin ngayon dito sa atin pong on-site gathering. Pwede bang lahat po nang nandito ngayon sa atin pong on-site, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, iparinig po natin, iparamdam natin yung ating presensya? Unang-una, I believe, ramdam ng Panginoon na nandito tayo ngayon, no? Atin pong pinagtagumpayan ang marami pong mga obstacles para po tayo makarating dito sa lugar na ito. Praise the Lord sa mga effort na ginagawa po natin because worship is costly. Amen. At nakakatuwa po kasi nandito din po, may mga nakikita po ako na mga bata ngayon dito. Alam niyo po, ang tunay na pagsamba, ito po ay itinuturo natin sa ating mga anak. That is why ang mga Israelites, bago po sila pumasok doon sa Promised Land, sila po ay inutusan na ng Diyos, ihanda ang next generation. Amen.
na ang next generation makakilala talaga sa Panginoon, matutunan nila na sambahin ang tunay at nag-iisang Diyos. Inutusan sila ng Panginoon, kausapin nyo ang inyong mga anak, maitanim sa kanilang katauhan ang mga salita, mga katotohanan ng salita ng Diyos. Napakainam po na mga bata pa lang ang ating mga anak, lumalaki na po sila sa kultura na sumasamba sa ating Panginoon. So praise the Lord sa mga bata po na nandito ngayon. It's not that convenient na meron pong mga bata, pero worship is costly. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, worship is costly. Amen? And at the same time, yung mga kasama po natin via online. Alam niyo po, minsan ang kalaban po natin, kapag nasanay po tayo sa online, ang worship is convenient. May mga mananampalataya, nabubuksan na lamang nila ang kanilang gadget, paglinggo, i-on lang nila yan, nakakamiseta, nakashort, pinakikinggan lang yung gawain. Buti na lang, hindi tayo ganon. Amen. Sino po dito ngayon nakabukas ang gadget, nakakabiseta lang, inon lang yung kanyang gadget, nakikinig lang, pwede naman pong magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. Alam niyo po, ang pinakamaganda natin gawin kung kayo po ay naku-online, iba po yung nag-prepare kayo, nagsuot kayo ng maayos, na damit. Why? Because worship is for God, not for people. Hindi ka naghahanda lang dahil pupunta ka sa bahay, sambahan, kasi baka kung anong isipin ng mga taong nakakakita sa iyo, hindi po ganon. Kaya po tayo naghahanda kasi haharap tayo doon sa Diyos na ating sinasamba. Sino po ngayon, mga kasama natin via online, inon mo yung gadget mo pero naghanda ka. Nag-prepare ka talaga kasi haharap ka sa Panginoon. Amen? Para po doon sa mga naghanda ngayon, praise the Lord, because worship is costly. Pwede ka bang mag-selfie o mag-groupie kayo? I-send natin ito, ipakita natin. Naghahanda kami. Magbigay po tayo ng magandang ehemplo, ng magandang example, na maging ano po tayo, maging encouragement, lalong-lalo na po sa new generation. Worship is costly. Ito po ang pag-uusapan natin sa umaga pong ito. Hanggang sa susunod po na linggo, we will be talking about true worship is costly. At titignan po natin ang isang bahagi ng buhay ng isang Old Testament character, very popular. Ito po ay si Haring David, and alam niyo po si King David, siya po ay kilala. Mamaya na yan. As the man after God's own heart. Kilalang kilala, the man after God's own heart. Malapit sa Panginoon. Amen. Even when he was in the field taking care of his father's sheep. Nandun po na sa kanyang pag-iisa, binabantayan niya ang mga inaalagaan niyang tupa. Nandun po na nararanasan niya ang presence ni God. A man after God's own heart. Alam niyo po, pag sinabing King David, alam na alam po natin that he wrote the Book of Psalms. At ito pong aklat na ito ay compilation ng mga worship songs. At siya po ang aklat sa Biblia, no, na may pinakamaraming natala sa iba pang mga aklat. Pero alam niyo po ba na si King David, isinulat niya po ang Book of Psalms, more than 80 chapters. Not all the 150. Mayroon pa rin pong ibang mga human authors na ginamit ang Panginoon upang maisulat. But pagtitignan po natin, majority was written by
King David, and we will be talking about him, a part of his life na nagpapakita po that indeed worship, true worship, is costly. So tayo po ay magtungo ngayon sa 1 Chronicles chapter 21. At dito po, medyo nayanig, naka-experience si King David, hari na po siya dito. At nagkaroon siya ng kakaibang experience. He was tempted by the devil. Sino po dito nakakaalam, God is actively involved. Amen. Sino dito ramdam mo kumikilos ang Panginoon sa buhay mo? Amen. Pwede mo bang kausapin yung katabi mo? Tanungin mo nga siya, ramdam mo ba ang pagkilos ni Lord? Sino po dito kasama natin sa online, even in the midst of pandemic, ramdam natin may pagkilos ang Panginoon. Alam niyo po, sa ministry ng CRCC, very obvious ang fingerprints ni Lord. And even nung ako po ay na-hospitalized for 11 days, sa 11 araw, walang araw na hindi ko po naranasan ang pagsama ng Panginoon. Maging dun sa mga unang araw na hinang-hina po ako, ngayon po nung nire-recall ko, hanggang sa pagtulog, kapag nananaginip ako, ramdam ko pa rin ang pagsama ng Panginoon. God is actively involved in our lives. We know that in all things, God works. Amen. For the good of those who love Him. Sino dito nagmamahal sa Panginoon? Pwede nyo bang i-comment, I love you, Lord. God is actively involved. Pero mga kapatid, kinakailangan din po aware tayo that the devil, the thief, is also actively involved. And his goal is to steal, to kill, and to destroy. At ang kanya pong mga atake ay masyadong deceiving, na may mga pagkakataon na hindi nararamdaman ng mga tao na unti-unti na siyang nakaka-penetrate at nagkakaroon na siya ng influence sa ating mga buhay. God is actively at work, but the devil is also working double time, triple time, especially in these last days. Nasa mga huling araw na po tayo. Kaya huwag po kayong magtataka kung may mga kilala kayo na mga mananampalataya, kilala ninyo na mga kapatiran ng lamig ang kanilang pagmamahal, ang kanilang paglilingkod, ng lamig ang kanilang pagsamba sa ating Diyos. Isang senyales na tayo ay nasa mga huling araw, manglalamig ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Subalit, isang senyalis din po ng mga huling araw, may mga tunay na mananampalataya na mas lalong mag-iinit ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagsamba, ang kanilang paglilingkod sa ating Diyos, because God will use these modern end-time believers for the fulfillment of God's mandates, world evangelization. Itong mga huling araw, mas lalong maraming mga tao ang makakakilala sa Panginoon. Walang ibang gagamitin si Lord kung hindi ikaw. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, gagamitin tayo ng ating Panginoon? Sa mga kasama po natin via online, pwede ba nating i-comment, God will use me. Amen? That is why the devil is also actively doing something. Patuloy tayong inaatake, may mga temptations ang enemy.
At ito ang naranasan ni David, the man after God's own heart. Sino po dito, binabasa mo ang Bible, sa mga Bible reading, from the Old Testament going to the New Testament, at nung binabasa natin ang buhay ni King David, the man after God's own heart, ang daming kapalpakan na nagawa sa kanyang buhay. The man after God's own heart. Sino po dito sa buhay mo, aamin ka, marami kang kapalpakan sa harapan ng Diyos. Pwede mo bang sabihan yung iyong katabi, kapatid, umamin ka na. Yun ngang the man after God's own heart, napakaraming kapalpakan, nag-commit ng adultery, nag-commit ng murder, pinapatay yung one of his mighty men, si Uriah, the man after God's own heart. At dito po, sa atin pong pag-uusapan sa 1 Chronicles chapter 21, the devil once again tempted David to count his fighting men. Para bang ang temptation ng enemy, magtiwala, ang tiwala ni Haring David, ni King David, ay ilagay niya sa kung ano yung meron siya. Doon niya ilagay ang kanyang security. Samantalang, over and over again, pinatunayan ng Diyos that He is a dependable God. Sino dito na patunayan mo na? Paulit-ulit, sa maraming pagkakataon, may mga pagkakataon na akala mo, no, malalaglag ka na, babagsak ka na. But God is dependable. Amen. Grabe, when we were infected by COVID-19, all of us, walang tinira, pati yung mga apo ko, na ang kukyut, kamukha ng lolo, tinamaan pa rin. At ako, nung nag-aagaw buhay na ako, sabi ko, naku, ito na yata yung katapusan ko. Mabuti na lang, God is dependable. Pag nanalangin tayo, lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo bibiguin ni Lord. Amen. Ay, grabe, marami pong salamat sa mga nanalangin po. Nanalangin sa akin nung ako po ay nasa hospital. May mga nagpapatotoo na nagsasabi, Pastor, during the time na ikaw ay nasa hospital, talagang nung ako ay nananalangin, talagang humahagulgol ako sa Panginoon. Grabe, nung nalalaman ko po yung sabi ko, no wonder. Because God is dependable, pinakinggan niya ang panalangin ng kanyang mga anak. May mga taong iniluhod ako sa Panginoon. That is why we really need to pray. Amen. Lapit tayo sa Panginoon. We need to intercede because God is trustworthy. Amen. Pero dito po, bumigay si Haring David. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang bibigay. And because he began to count his fighting men, nag-disobey siya kay God, alam niyo po ang nangyari, naranasan niya yung consequences. Pinapili siya, binigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataong mamili. Grabe talaga ito, merong special favor. Ang sabi sa kanya ni Prophet God, hindi po yung G-A-D, inutusan ng Panginoon ang propeta, at ang sabi kay Haring David, mamili ka, 3 taon ng taggutom, letter A. Letter B, 3 buwan sa kamay ng mga kaaway sa pamamagitan ng kanilang mga tabak. Or 3 araw ng salot mula sa Diyos. Napaisip si Haring David, sabi niya, 3 araw na lang ng salot, at least kay God, kaysa sa kamay ng mga kaaway. Alam niyo po, mga kapatid, because of that disobedience, sino po dito naniniwala mayroong mga consequences ang disobedience? God cannot be mocked.
Our God is an all-knowing God. Ha? Nabanggit ko nga po ito eh. Isa po sa mga attributes ng ating Diyos, yung tinatawag na triple O. He is an omnipotent God, the most powerful. Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng ating Diyos. Can I have your amen? Alam niyo po ba na because God is omnipotent, napagtagumpayan na ng Panginoon yung pinakamatinding kalaban ng sangkatauhan. Ano po yon? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na napagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan? Thank you, Lord! Eh, alam niyo po, ang kasalanan palaging may kakambal. Ito po ay kamatayan. That is why the Bible said the wages of sin is death. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kasalanan, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan, at napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kalaban ng ating kaluluwa, the devil, Satan. He was already defeated more than 2,000 years ago when our Lord Jesus Christ died on the cross. He was buried. He descended unto Hades, but He rose from the dead and ascended in heaven. Amen! Kaya huwag po kayong maniniwala na ang pinakamatinding kalaban ng humanity ngayon ay ang COVID-19. Hindi po. Tapos na, napagtagumpayan na ng Panginoon ang pinakamatinding kalaban ng humanity. We are already victorious. Pwede mo bang sabihin ng iyong katabi, you are victorious! Alam niyo po, naranasan ni King David ang consequences. Hindi lamang po siya, subalit ang buong bansang Israel. Ito po ang totoo, mga kapatid. Every time we disobey God, we will experience the consequences of our disobedience, of our rebellion. Kaya lang ang nakakalungkod, madadamay ang iba. Sabihan mo ang iyong katabi, walang dabayan. The whole nation. And because of that rebellion, because of that disobedience, 70,000 Israelites died. Grabe yung salot. Parang COVID-19. I consider this virus a plague. Nakaranas din po sila. Pero pagdating po ng 1 Chronicles chapter 21 verse 18, then the angel of the Lord ordered God, the prophets, to tell David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna the Jebusite. Parang sinasabi ng Panginoon kay King David, do you want to know the solution to stop the plague and to once again experience the favor of God? Sabi ng Panginoon kay David, worship. Build an altar and worship me. Alam niyo po, nung kami po ay, nung ako po ay nasa hospital, nag-aagaw, buhay na po ako, wala na akong mapaghugutan ng lakas. Ang nagbibigay po ng encouragement sa akin, sinasabi ni Pastor Russell, oh, may nananalangin sa iyo dito. Nananalangin sa iyo yung church. Nalalangin sa iyo si Sister Mercy. Yung lumalakas po yung loob ko. Pero wala na akong mapaghugutan. Lahat ng sinasabi sa akin, hindi ko kaya, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Sinasabi sa akin, mag-deep breathing ako, hindi ko kaya. Sabi ko kay Pastor Russell, mag-pray na lang tayo, mag-worship tayo. Parang hinahanda ko na nga yung sarili ko eh. Hindi ko na kasi alam kung ano mangyayari. Let us just pray and worship. But after our prayer and after our worship, nandun po kami sa emergency room. Pagkatapos naming
mag-pray, mag-worship, nakahinga ako ng maluwag. First time. Nung tinamaan na po talaga kasi ako ng virus, para dumating ako dun sa point, hindi yung paghinga ko talagang hindi maayos. But naka-oxygen po ako, naka-high flow ko nun. Yung paghinga ko hindi pa rin ganun kaayos, pero for the very first time, nakahinga ako ng maayos. Nag-deep breathing ako, nakaya ko. Sabi ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Napakalaki ng papel ng pagsamba. Why? Because worship is big deal to God. The Father is seeking true worshipers. May mga tao na kapag nakaka-experience ng mga challenges sa life, matitinding mga challenges, alam nyo, may mga tao ang ginagawa, mas lalong lumalayo kay God. Sandali, laylo muna ako. Popokusan ko muna to. Yung aking business, yung aking trabaho, yung ganito, yung ganyan, medyo itsapuere ko muna si God. Medyo maglalaylo muna ako sa prayer life ko, sa devotional life ko, sa ministry, sa church, sa covenant group. Dito muna ako. Magpapagal. Ang sabi ng Panginoon kay King David, you want the solution? Build an altar. Worship God. But brothers and sisters, true worship is costly. Ituloy po natin itong atin pong binabasa na ito, verse 19. So David went up in obedience to the word that God had spoken in the name of the Lord. This time, he learned his lesson. Natutunan niya, mas mabuti pang sumunod kaysa sumuway. Amen? Pwede ba nating i-comment sa mga kasama natin via online, mas mabuting sumunod kaysa sumuway kay Lord. So dito pinili ni King David. No? Pwedeng kontrahin niya yung prophet eh. Di ba? Bakit ito gagawin yan? Siguro mas maganda, maghanda ang buong bansa ng Israel. Ipunin natin ang ating mga pagkain, magkaroon ng quarantine muna. Pero natutunan ni King David to obey God. Look at verse 20. While Arauna was threshing wheat, he turned and saw the angel. His four sons who were with him hid themselves. Alam nyo, nandun yung angel of the Lord. Ewan ko po kung nanotice po ninyo, yung Lord na binabanggit dyan is none other than Yahweh. Angel of the Lord. At nung nakita ito, doon sa threshing floor, pagmamayari ni Arauna, nakita nila yung angel of the Lord. Nakita niya, kasama niya yung kanyang mga anak. Natakot sila. Eh, sinong hindi matatakot? 70,000 na ang namamatay. Look at verse 21. Then David approached, and when Arauna looked and saw him, he left the threshing floor and bowed down before David with his face to the ground. Verse 22, David said to him, let me have the site of your threshing floor so I can build an altar to the Lord that the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price. Natutunan na. Matalino si David. King David, madaling matuto. Sabihan mo nga yung katabi mo, sana madali ka ding matuto. Tinuturuan siya ng Panginoon, worship me! Nag-rebel ka, nag-disobey ka, this time obey and worship me. Yan ang nais na ituro ng Panginoon kay King David. Verse 23, Arauna said to David, take it! Let my lord the king do whatever pleases him. Look! I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledges for the wood, and the wheat for grain offering. I will give all this. Look at verse 24.
Dito po mababasa natin yung naging popular na statement coming from King David. But the king answered, "No! I will pay you the full price. I will not give as an offering to the Lord something that belongs to you, something that cost me nothing." King David understood that true worship is costly. Kaya pag tayo sumasamba, hindi natin nararamdaman, hindi tayo naaapektuhan ng mga expression of our worship, then that worship is questionable. Because true worship is costly. Pwede naman siguro na si King David, karapatan niya bilang hari, na nung binibigay na ni Arauna yung threshing floor, yung lugar, at yung kung ano-ano pa, pwedeng kuhanin niya na yon at gamitin niya to worship God. Pero anong sabi ni King David? Hindi ko gagawin yan. Hindi ako sasamba sa Diyos na hindi ako maaapektuhan. Sino dito nag-decide kang sumamba ngayon kay God and you decided to come here and it really affected you? Minsan nakakatakot pa nga eh, kung magko-commute ka papunta dito sa lugar o kung may sasakyan ka, pupunta ka dito, makakahalubilo ka, makakatabi mo, yung katabi mo na yan. Although we see to it, ha? Meron social distancing, ha? Costly eh. Amen. Dadalhin mo yung anak mo. Naku eh, paano kung umiyak yan? Paano kung hindi ka makapag-focus sa pag-worship? Eh lalo na po, pag yung mga apo namin, feeling nila playground ang stage. But we are creating a culture. Darating po ang panahon, yung mga bata na yan, magsasamba kay Lord, maglilingkod kay Lord. Amen. Tatayo sa stage. Tutugtog, sasamba sa Panginoon. Magpipreach, gagamitin ng Panginoon. Amen. True worship is costly. At alam yan ni King David. Amen. Ang sabi ng Panginoon, build an altar, worship me. I want you to offer something. Sino po yung nandito ka ngayon? You are here because you want to offer something, to give something to the Lord. What are we to give to the Lord? Ano yung pwede nating ibigay talaga sa Panginoon, ialay sa Panginoon? Dahil sa tuwing ang tao ay nagwo-worship kay God, meron tayong inaalay kay God. Amen. Pwede mo bang tanungin ang iyong katabi? Sige, tanungin mo talaga. May dala ka bang alay? Meron ka bang ibibigay kay God? Because synonymous sa worship ay offering. You need to offer something. That is why, even Apostle Paul, ang sabi niya, "I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, our spiritual act of worship acceptable to our God." Ano yung pwede nating ialay sa Panginoon? Number one, time. Our calendar belongs to God. Amen? Sino dito kontratuhin ng Panginoon? Kung tratuhin ng Panginoon, para bang isisiksik lang sa calendar niya. Sandali Lord ha, busy ako. Naalala ko noon, may kumausap sa akin na isang leader sa church, ang sabi sa akin, "Pastor, maglalaylo muna ako sa ministry kasi hindi ko na alam kung saan ko to, napaka-busy ko, hindi ko alam kung saan ko isisingit sa schedule ko." Grabe.
Parang naramdaman ko yung puso ng Diyos. Para bang, ha? Isisingit mo lang si Lord? True worship is costly. Isingit na natin ang iba kung ano-ano paman, pero dapat ang priority natin si Lord. Amen! Pastor, galit ka ba? Hindi po. Nagpapaliwanag lang. But true worship is costly. Our time, actually, our life belongs to God. He is the creator, author. Amen. Alam niyo po, pagsambayan, yung nagbibigay ka ng oras sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, sa isa sa kanyang mga turo, ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. Pwede na ngang hindi idugtong ng Panginoon yung all of these things eh. Bonus lang yun eh. Ang laki ng utang na loob natin kay God, kahit walang reward yung pagsamba natin, okay lang yun. Ang dami ng ginawa ni Lord. Pero si Lord nagbibigay pa ng mga bonus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things will be given to you as well. May reward pa. Napakabuti ng Diyos. Amen. Alam niyo, ang mabuti kay King David, madaling matuto. Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, sana madali kang matuto. What are we to give to the Lord? Our calendar. Ang sabi ng Ephesians 5:16, making the most of every opportunity because the days are evil. Alam niyo po, sa ibang translation, redeeming the time. Redeeming the time. Ang ibig sabihin, iayos natin yung ating schedule, yung ating calendar. Dapat iparamdam natin kay Lord, Lord, ikaw ang priority ko. True worship is costly. Kasi pagkaganyan ng ating mentality, may mga i-give up talaga tayo. Hindi natin isisingit si Lord. Si Lord ang priority. Amen. May mga invitation ka, merong mga gagawin, may mga pupuntahan. Pwede mong sabihin, sandali lang, titignan ko kung saan ko isisingit yan. Kasi priority ko si Lord. Hindi ko isisingit ang devotional time ko, hindi ko isisingit ang aking prayer time, ang aking paglilingkod sa Panginoon, hindi ko isisingit yan. It's my priority. Amen. Number two, what are we to give to the Lord? Our talents, our bodies, energy, and abilities. Kaya po napakahalaga ng ministry. Praise God, unti-unti po tayo na nagkakaroon dito ng on-site, nagagamit natin yung mga talents na meron tayo, yung mga skills, meron tayo ditong worship team, nagpapagamit ng kanilang mga kakayanan. Alam niyo po ba na si King David, ay hindi, yung anak kong si David, hindi naman po talaga nagki-keyboard yan. Pero nung dumating po ang pandemic, kami-kami na lamang po muna for the meantime, yung worship team, walang choice si King David, si David na anak ko. Kailangan gamitin niya yung kanyang talento na namana niya sa kanyang mga magulang. Nag-aral po siya ng keyboard. Ngayon kung makikita niyo, siya po yung nagki-keyboard, pero itong pandemic lang inaral niya yon. Ang Panginoon ang magbibigay ng husay at galing. Kung may galing at husay ka, galing kay Lord yan, gamitin mo yan to worship God. Praise the Lord, meron na akong nakikita ngayon dito na mga nagsasayaw. Inaalay yung kanilang, di ba? Kaysa mag-tiktok-tiktok ka, hindi, wala po akong against sa God. Kaya lang po, gamitin natin sa paglilingkod kay Lord. Amen? Praise God.
At ang ginagawa po natin, unti-unti na ating nire-redeem po, not just redeeming the time, but the talents, the skills that we have upang paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord sa mga covenant group leaders na nagpapagamit ng kanilang buhay, ng kanilang mga talents, ng kanilang mga kakayanan, ng kanilang panahon, ng kanilang oras. Ito po yung aking keynote kanina, Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. What are we to give to the Lord? Number three, treasure. Our money belongs to God. He is the provider. Lahat ng meron tayo, galing naman talaga kay Lord. Amen. Kapag ka ang nasa isip natin, yung mga meron tayo ngayon, pag mamay-ari natin, kapag gagamitin niya ng Panginoon, mahirapan tayong ialay. Isipin mo, akin to ah. Pinaghirapan ko to ah. Pero kung alam natin that everything belongs to God, everything na tayo ay katiwala ng Panginoon, madaling ibigay kay God. Amen? Sino dito natututunan mo na ibigay yung time kay God, yung calendar, expression of worship kay God, yung iyong talento, yung iyong kakayanan. Kaya ikaw, pinapagamit mo ang iyong buhay for the purpose, for the fulfillment of world evangelization, dun sa ating machinery, yung ating covenant group. Meron pa nga akong nabalitaan na covenant leader. Isipin mo, binigyan pa ng cellphone yung kanyang covenant member para lang makasama sa online. Ha? Pwede mo bang i-comment, sana all? Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 7? But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Grabe, may salot, 70,000 people died. At kinakailangang mapahinto yung salot na yon. Ang sabi ng Panginoon kay King David, build an altar. Worship me. Alam ni King David, true worship is costly. Mga kapatid, meron na lamang natitirang 33 days ang taong 2021. Hindi ko po sinasabing 33 days, magugunaw na ang mundo. Pero matatapos ang taong ito. At ang nais natin ay maranasan. We want to experience the fullness, the fulfillment of God's plan and purpose in our lives for this year. Sino po yung nais mo pag natapos ang taong 2021? Alam mo, naranasan mo, kahit na may pandemic, kahit na may plague, gusto mong maranasan yung fulfillment ng magandang plano ng Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng message sa atin ng Panginoon sa taong ito. 2021 is the year of our significant success. And I believe, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa mga kapatiran na nandito, sa lugar na ito, at sa mga kasama natin on-site, ang sinasabi ng Panginoon, build an altar. At dapat po matutunan natin yung itinuro ng Panginoon kay King David, true worship is costly. Hindi basta-basta. Hindi yung tira-tirang pagsamba. But let us always give our very best to our God. Alam niyo po ba kung bakit? Because God gave the very best. He gave His one and only Son to die for us and to pay for the punishment of our sins.
True worship is costly. Alam niyo, sa Old Testament, tinuturo na ng Panginoon yan. That is why the Lord want Abraham to worship Him. Ang sabi ng Panginoon, dito na po tayo magtatapos. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I want you to offer your son. Your one and only son whom you love. Antindi po nun. Kaya nga alam nyo, nung si Abraham sumunod sa Panginoon, naglakbay siya, hinahanap niya yung tinatawag na mountain sa Moriah. Ay, by the way, itutuloy po natin itong topic natin next week. Alam nyo po ba yung threshing floor ni Arauna? Yan po yung mismong site ng Moriah. True worship is costly. Kaya nung si nakita na ni Abraham yung sight. Sabi ni Abraham dun sa kanyang mga kasamang servant, maiwan kayo dito because I and the boy will what? Will worship. Wow. Grabe, costly po 'yon. Hindi madali ialay ang anak. Ewan ko kung kakausapin ng Josie Yumir. Parang binabasa lang natin, pero sa katotohanan talaga ang hirap because worship is costly. But God gave His one and only Son to die for the forgiveness of our sins so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Mga kapatid, sa 33 araw na natitira sa taong 2021, let us build the altar and worship God. Let us give God the very best. Our time, our calendar, our talent, our strength, our skills, our bodies, our treasure. Pag-uusapan pa po natin yan. Sino dito? You are willing, Lord. Ito ba? Gagamitin mo ba to? Nais mo to, Lord? Amen. Pwede ko po bang hilingin tayo pong lahat ay tumayo? Sa mga kasama po natin, kasama dito sa online for the very first time, kung kayo po ay nakasama namin dito, praise God, naniniwala po kami walang aksidente sa Panginoon. Mananalangin po tayo. And I am encouraging all of you, I am challenging all of you. Kung meron tayong unang-unang expression of our worship, yung pag-aalay din natin ang ating buhay sa Diyos, acknowledging that He is Lord, He is Master, He is King. At kung kayo po ay nakasama dito for the very first time, pwede po ba tayong gumawa ng commitment, ng covenant kay God? Mananalangin po tayo. Nais ko po kayong pangunahan sa panalangin, manampalataya tayo. May pangakong buhay na walang hanggan ang ating Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede po bang sabihin natin sa lahat ng mga kasama natin for the first time, pwede bang sabihin natin, Panginoong Jesucristo, nananampalataya ako. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Tinatanggap ko ang isang bagong buhay. Simula ngayon, sasambahin kita, paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you God because we know that this year 2021, sa nalalabi pang mga araw, you want us to experience more of you, the fullness of your blessings, O God, the fulfillment of your plans and purpose for us for this year, upang sa pagharap namin ng isang bagong taon, Panginoon, hallelujah, we will experience the very best from you.
Pagpalain niyo po kaming lahat, ang mga kapatiran dito sa onsite at maging ang mga kapatiran sa online. May your blessings abound and continue to use us to the maximum level for the fulfillment of world evangelization. We praise you, we honor you, Lord. We glorify you. We worship you, God. In Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah.